So meron po tayong pag-uusapan po ngayon tungkol dito sa tinatawag na cryptocurrency. Kasi marami nagtatanong sa atin kung ano ba itong tinatawag na cryptocurrency at paano po kumikita po dito at ano po yung tinatawag na cryptocurrency trading. So bago po tayo mag-start, welcome to my YouTube channel, Racket Online at iba pa. Kung naghahanap ka ng racket or pagkakakitaan online, dito ka na sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng video uploads ko. E-like, mag-comment at e-share. Start? So ito po ang tinatawag na cryptocurrency industry is digital money. So ito po yung mga tinatawag na pera sa internet. Now ito pong mga pera po na ito, ito po ay naipapalit sa tunay na pera o yung tinatawag natin na fiat money. Meron lang po tayong tinatawag na exchanger na kailangan po nating i-download sa ating mobile phone or doon sa ating po mga smartphone. Kasi po itong Bitcoin, dadaan po ito sa tinatawag na digital exchanger, even po itong Ethereum, Tether, BNB, and other cryptocurrency coins na pwede pong ma-convert into monetary value. Kahit na ano pong pera, pwede po sa Philippine Peso, pwede sa US Dollar kung nasa US ka, kung nasa Japan ka, that's yen, and other denomination po kung saan po tayong country, no? Ito pong cryptocurrency is accepted na po ito worldwide, okay? So, kung titingnan po ninyo, yung tinatawag po na, i-search po natin yung mga Bitcoin ATMs in the world, no? So, pakita lang po natin. So, ito po yung mga, kasi po, di ba, gumagamit tayo ng plastic card, yung ating mga ATM. Ngayon, ito naman, mobile phone na po ang gamit. Hindi na, magiging obsolete na po soon yung mga plastic card. Although, magkakaroon pa rin po ng existence yan, pero darating po ang panahon na mobile phone na lang po. No? Kung mapapansin nyo, sa United States, nasa 32,652 locations na po ang mga Bitcoin ATMs by country. So, dati ko konti pa lang to. No? Canada, we have 2,447. We have Spain, El Salvador. El Salvador is the number one country na nag-adapt po ng cryptocurrency. So, they have 204 locations. Poland, Switzerland. So, meaning, kung ikaw meron kang cryptocurrency, punta ka lang sa mga locations na to, pwede mong gamitin yung inyong smart mobile phone para makapag-withdraw ng inyong pera or monetary value gamit po ang mga tinatawag na cryptocurrency. So, meron po yung mga tutorials din, kasi po meron pong iba't ibang tinatawag na digital wallet bawat country. Katulad po dito sa Pilipinas, ang ginagamit po natin dito is CoinsPH, we have Abra. Actually, marami pa po, no? Marami pa tayo like TDAX, meron din po tayong Binance, no? Isa po itong Binance cryptocurrency platform na pinagkakatiwalaan po ng maraming tao sa buong mundo kasi ito po ay isang wallet at isa rin pong exchanger. Ibig sabihin, pwede kang magnegosyo dito at kumita ng pera. So, yun po yung kagandahan po dito sa tinatawag na cryptocurrency industry. Ngayon, kung kayo po ay gustong mag-start sa ganitong klase ng industriya, ang kailangan nyo pong malaman is magkaroon po kayo ng knowledge about cryptocurrency. Kung ano po ba itong mga coins po na ito, paano ba siya tumatakbo sa blockchain. Ngayon, sa YouTube, marami naman hong mga tutorials na kayong makikita na libre na binablog po ng ating mga vloggers. Marami po tayong mga sikat na mga cryptocurrency traders na magagaling. Aaminin ko po, ako po ay nag-trade since 2017 pa, no? So, hindi naman po ako masyadong magaling na trader, pero meron po tayong konting knowledge about trading at kung paano po gumagana ito. Kasi, napakasimple lang naman po talaga ang pag-trade, no? Para lang din po yung kayong nasa palengke, no? Kumbaga parang kung kayo po ay namumuhunan sa isang or nagbibenta kayo ng isang bagay sa palengke or gulay, diba, ang gagawin nyo lang naman natin dyan, bibili kayo ng mura and then ibibenta nyo ng mahal, no? Or kaya may tubo ka, hindi naman masyadong mahal, no? Kasi depende pa rin yan sa presyuan sa market. So, ganun din po yan. Ngayon, ang kailangan nyo pong maintindihan is itong paano mag-umpisa sa Binance. Kasi po dito tayo mag-uumpisa dahil ang kagandahan po ng platform na ito, kapag kayo ay kumita ng cryptocurrency, pwede po ninyong i-transfer agad sa inyong GCash or inyong Union Bank account or any bank account. Ililink lang po natin. So, gagawin nyo lang po dito, magre-register lang po kayo sa Binance, no? Ito po yung start para po magkaroon kayo ng idea kung paano po itong cryptocurrency trading. So, bago nyo po kayo mag-sign up or gawin po ang business na ito, mag-take po kayo ng time.
naunawain kung ano yung tinatawag na cryptocurrency trading. As I said, marami po ang nagtuturo sa YouTube kung paano po maunawaan itong cryptocurrency trading. Pero sabi ko nga kanina, napakasimple lang yan. Bili ka ng mababa, then benta mo ng mataas. So, ang gagawin nyo lang po dito, mag-sign up lang po kayo with your phone and email, or kung kayo po ay Apple po ang gamit nyo, ito po ang gagamitin po ninyo. So, ibig sabihin, meron po akong link na ilalagay po sa baba ng video na to para mas makapag-register po kayo dito kay Binance. Ngayon, pag kayo po ay nag-sign up na po kay Binance, ang gagawin nyo po dyan na pangalawa is kailangan nyo po siyang i-verify. Okay? So, ano pong ibig sabihin noon? Kailangan po meron kayong confirmation sa email, at the same time, kailangan din po mag-upload kayo ng mga IDs, no? Kasi kailangan po dito ng verification din. Kasi para din po itong bangko, no? Kailangan po mag-submit kayo ng mga tinatawag na verification like passport, SSS ID or driver's license, basta po yung mga valid ID, and then meron din po itong selfie, no? So sa YouTube po, meron din po tayong makikita diyan kung paano po mag-verify. I-research nyo lang, like for example, paano mag-verify ng ID or sa Binance. So may marami na pong lalabas po diyan na video tutorials, okay? So ganun lang po. Ngayon, ang importante po dito kay cryptocurrency is yung ating pag-trade. Ngayon, sabi ko nga kanina, simple lang naman po talaga ang pag-trade kay Binance, kundi pagbili ng mababa and then pag benta ng mataas na may tubo ka. So pwede kang kumita ng 1.3% to 2%. Okay, doon po sa ating pag-trade para tayo po ay kumita kahit nasa bahay lang. Okay? So ngayon po, actually marami po kayong knowledge na dapat alam kung paano mag-trade, no? Like for example, eto po, no. Bigyan ko po kayo ng example paano kayo mag-aaral doon sa cryptocurrency ng Binance, no. Punta lang kayo sa YouTube, no, youtube.com, and then type nyo lang diyan. Hintayin lang natin. Paano mag-trade kay Binance. Okay, ganyan lang po, no? Gamit ang cellphone. So, marami na po kayong matututunan po dito. So, ang kailangan nyo lang po talagang gawin dito is bigyan nyo po ng oras, no, na matutunan. Katulad po nito, ng Kwarto Online, paano mag-trade sa Binance Spot Trading, Basic for Beginners, Support and Resistance, Tagalog. So, yan, paano din po mag-trade sa Binance, step by step. Ako po, na nag-umpisa po ako dito sa cryptocurrency, ang kailangan nyo lang talaga is matuto din kayo through YouTube tutorials. Kasi po, sundan nyo lang po, at marami naman po ang nagtuturo ng libre. Hindi nyo po kailangan yung mga nakikita nyo sa Facebook na kailangan nyo umattend ng seminar, magbabayad kayo ng ganitong fee para lang umattend sa kanilang webinar. Hindi po kailangan, kasi marami po libre na matututunan po dito kay Facebook. No, sorry, at saka po kay YouTube. No, marami pong, dati po kasi ang pag-aaral po ng cryptocurrency trading is magbabayad ka talaga ng mga 30,000 to 50,000 para lang maka-attend ka ng mga 3 to 5 days na seminar, no? So dito po, marami po kayong matututunan dito kung paano mag-trade kay Binance. Marami pong nagtuturo ng libre, okay? Kaya lang po, ang pag-trade po sa Binance is napaka hirap, no, kung talagang gagamitin nyo yung inyong manual trading, no? Kasi pag nagma-manual trading po talaga kayo, kailangan talaga meron kayong knowledge. So, marami po kayong makukuha na information dito sa YouTube para matutunan nyo kung ano po ito. Ngayon, ang ginagamit ko po na cryptocurrency trading ay gamit po ang isang automation. Kasi po, ang pag-trade po ng manual kay Binance is hindi nyo magagawa yan 24/7. So, meron na rin pong tinatawag na automation. Ibig sabihin, kapag natuto na kayong mag-trade kay Binance, pwede na po kayong gumamit ng tinatawag na artificial intelligence or yung pong robot na mag-trade po para sa inyo, no? So, ito pong isang robot na ginagamit po is yung tinatawag na Royal Q S.com or yung pong Royal Qbot. Ito pong Royal Qbot na to, ida-download nyo po ito sa Google Play or App Store, and then i-connect nyo po kay Binance dun sa inyo pong account, and then siya na po yung bahalang mag-trade. Ang kagandahan din po dito kay Royal Q, meron po kaming mga tinatawag na master trader. Pwede nyo po silang i-copy. Hindi nyo na kinakailangan na maghanap ng mga coins sa Binance para mag-trade. So, meaning, automatic na po na ang system na po ang gagawa po sa inyo. Kasi dati, mahirap pong mag-trade
sa Binance. Ngayon po, madali na lang. Gamit po yung tinatawag na Royal Q na robot. So, ito pong Royal Q is ginagamit na po ito ng mga napakarami na po. Now, we have over 1.4 million users all over the world. Nakapagbigay na rin ito ng 1.1 billion total profit, mga USDT, and existing po tayo in 200 countries. Ngayon po, ang kagandahan dito sa Royal Q, pwede po kayong gumamit nito para magkaroon kayo ng hassle-free and stress-free trading. At meron din po itong tinatawag na affiliates program wherein pwede po kayong kumita sa pagre-refer po ng ating robot, no? Ang kagandahan po dito, magagamit nyo po ito for 12 months once na kayo po ay mag-activate ng inyong robot. So, para po mas maunawaan nyo po ito, no? Again, bigyan po ng time, I suggest pag-aralan nyo po ang Binance at least mga 3 to 5 days, no? Manood po kayo ng manood ng mga videos sa YouTube para magkaroon po kayo ng idea, no? So, ako naman po, meron din naman po akong channel, which is The Rocket Online at iba pa. Now, wherein, meron din naman po akong ibang mga tutorials dyan tungkol sa pag-trade kay Binance. Pero, syempre po, mas maganda na matuto kayo sa iba't ibang tao kung paano mag-trade. Kasi, syempre, iba't ibang tao, iba't iba yung kanilang strategies, okay? So, meron po dyan. Marami na rin po akong mga YouTube tutorials. May iba-iba nga lang po yung ina-upload ko, no? So, kasi ano po ito eh, parang halu-halo na yung ginagawa kong vlogs, no? Pero kung gusto nyo pong specifically makita kung ano yung mga binablog ko, punta lang po kayo sa playlist, no? Katulad nyan, nandyan po yung tinatawag na Royal Q, no? Pwede po kasi po meron akong Royal Q na Pilipino. Kung gusto nyo pong matutunan kung paano mag-trade kay Royal Q, and then meron din pong English. Meron po akong mga past vlog nyan, huwag nyo na lang pong pansinin kasi po, yan po yung mga pinagdaanan kong negosyo ng mga scams, no? So hindi po natin kagustuhan 'yan, no? Kasi naging parte din po tayo, hindi po natin mahihiyang sabihin na tayo po ay naging parte ng mga kumpanya na mga scammer. So ibig sabihin, hindi naman ho porke naging parte tayo ng mga kumpanyang scams na 'yan dahil tayo naman po ay member lang, hindi naman po tayo ang may-ari. So hindi po natin masisisi yung ibang tao na sasabihin nila is scammer ka, no? Hindi po ganon, no? Kaya nga po, nung nakita ko po itong Royal Q, kasi ang kagandahan po dito kay Royal Q, hindi po hinahawakan ng kumpanya yung inyong pera, no? Hindi po kayo magbibigay ng pera sa kumpanya, kundi yung inyong pong pondo ay nasa Binance lang. Walang access yung Royal Q sa inyong withdrawals. So, meaning hindi niya kayang mag-withdraw at pwede niyo pong i-withdraw anytime, no? Kasi sa ibang mga platform, hindi mo pwedeng i-withdraw yung capital mo kasi nasa kanila yung pera, naka-hold. So, ang ginagawa lang po ni Royal Q is nagtitrade lang po sila para sa atin at pwede po tayong kumita ng 1% to 5% per day or 15% to 45% per month. So, kung gusto niyo pong matutunan, meron po akong website na kaakibat po ng video na to. Pwede niyo po doong i-click yan at panoorin kung paano po ang sistema. Or, i-message niyo po ako at pwede ko po kayong turuan. Libre lang din po akong magturo kung paano po mag-trade dito kay Binance gamit ang Royal Q. So, hope meron po kayong natutunan tungkol o nagkaroon kayo ng idea tungkol sa cryptocurrency at yung pera sa internet, no? Paano kayo kikita at the same time, sana makita na ninyo na ang talagang na ang mundo natin is papunta na sa tinatawag na digital era, no? Nag-uumpisa na po sa iba't ibang bansa, no? Dito po sa Philippines, meron ng 13 locations ng Bitcoin machine. So, dalawa po dyan nasa Union Bank. Kasi po ang Union Bank, isa po sila sa mga bangko na nag-pioneer ng cryptocurrency transactions dito po sa Philippines. So, papunta na po tayo dyan. Kaya lang unti-unti. Kaya lang po, dito dapat malaman na po ito ng maraming tao kung paano po siya ginagawa. So, hope meron po akong na-share sa inyo na maganda at sana po pag-aralan nyo po ito kasi ito po yung isa sa magandang gawin. Lalo na po ngayon na napatuloy yung ating pandemic. No? Balita pa nga, after election, magkakaroon na naman ng mga lockdown. So, ito po ang magandang alternative. Pag-aralan po ninyo, marami pong sources online para matuto kung paano po ito. So, hope meron po akong na-share sa inyo na maganda. And again, don't forget to subscribe to my YouTube channel and then pakishare na rin po itong video na to para po marami po tayong matulungan dito. So, again, maraming salamat po sa pakikinig.